kaibigan, itong mga kabataan na ito, ito na yun mga nakikita ko na nanlilimos doon sa mga jeep na may mga dalang sobre. Dandan, napaka dumulas pa kaya. Mahabang proseso ang gagawin namin ngayon. Dadali ng barangay, bagladder to. After bladder, pukunin namin yung data sa barangay. At saka dadali sa tangalang patigenyo for medical. May medical to. Tapos pagka medical nun? Oo, direct yung DSWD. Kung titignan sa'yo, lumalabas na wala akong galang. Kasi nga, nangungulit ang ispan mo dahil nalasa na yung utak niya sa solvent. Halos makiliw na yung utak niyo. Kaya hindi nyo na naiintindihan yung kapatiliran nyo. Positive talaga, something. Pasig News Update. Parang natin dito sa Arapan. Para manali kayo. Pag nang gagalaw pa. Kung ano yung gagawin nyo, kung hindi naman yung gagawin. Parang sa likod. Ngayon mga kaibigan, sasama tayo sa rescue operation na gagawin para sa mga kabataan na napapabayaan ng mga magulang. Kayo yun ang mga Bantay Pasig Division ng Pasig City Hall ngayon, di ba? So, ang target nyo ba yun ang mga kabataan na mga nasa kalsada ang ngayon na i-rescue nyo? Opo, ayun po yung mga kabataan, lalo po yung mga minor na na-rescue namin, tinatong namin kung saan sila nakatira. Kung bakit sila nasa labas, eh dapat nga nasa bahay sila dahil yung oras na yun, nasa online class dapat nila. Ayun nga, katulad na nabanggit ko na hinahatid namin sa barangay at doon namin itinotong offer. At ang barangay na bahalang maglala sa kanilang bahay at kung saan sila nakatira. Kasama namin ang grupo ng Kabataan Rescue Patrol at ng aming Bantay Pasig Rider, Bantay Pasig Division Rider. Nagpupunta doon sa mga area na kung saan maraming kabataan. Tatandaan natin ang trabaho namin dito sa Bantay Pasig, yung crime prevention. At crime prevention, kailangan mapiprevent mo rin yung behavior ng mga kabataan para ma-eliminate mo yung root cause ng crime, kailangan yung juvenile delinquency kasama yan. Yung mga batang yan, kailangan ngayon pa lang talagang ma-rescue natin sa kalsada. Magkaroon ng counseling yung mga magulang para maturuan natin yung mga batang yan. Kasi yan ang pag-asa natin. Mahirap yan pag yan ay napabayaan. Maliit pa lang matuto na sila gumawa ng krimen. Mahirap. Kaya ngayon, kailangan karoon natin ngayon 2021, January, araw-araw na namin ginagawa yan pag-rescue ng minor. Sir, ito ba araw-araw na natin gagawin itong operation na ito? Itong nga pagsagip doon sa mga kabataan talaga ngayon? Araw-araw na dapat natin gawin yan. Hindi lang sa pagsagip sa mga kabataan, kundi yung mga lahat ng mga ordinator grabe sa inatutupad ng lungsod ng Pasig, katulad ng mga nakaubad na naglalakad, mga naninigarilyo, mga nag-iinuman sa kalsada. Basta lahat ng ordinansa na kinakailangan ipatupad, yan naman ang ginagawa ng ating mga Bantay Pasig sa araw na ito. Kahit sa mga tutupad sa araw, at ayan, hanggang pare, dire-diretso na yan para malaman ng mga tao na bawal yung mga ginagawa nila sa mga bagay na hindi dapat iwasan na nila. Okay po, thank you po, okay, Sir Congress. Sir, kayo po yun ang OIC ng Kabataan Patrol. Ano po ba yung lakad natin ngayon o operation? Ang operation natin ngayon ay yung tinatag na resort operation sa mga kabataan. Grupo nga ng Bantay Pasig at ng Kabataan Rescue Patrol ay nagkaroon ng joint operation para yung mga bata ngayon na madadaanan natin sa mga lugar ng Lasa, Bagong Ilog, yung kalawaan na yan, dadaanan ng grupo. At hindi naman ang matutungo natin mga kabataan na riyan, proper na sasagipin ng mga grupo ng kabataan. Agapin natin ang Bantay Pasig.
Ang layunin nito ay masabihan ay mga kabataan na yan na paulit-ulit na binibigyan ng advice na sa kabila ng umiral pa rin pandemya, kailangan lagi tayo maging maingat. Mga kabataan na dapat talaga na sa oras ngayon na may mga online class, ay naroon lang sa kanilang mga tahanan, nag-aaral at di dapat nakikita o nasusumpungan sa kalsadaan na nagiging daan pa na bukas makalawa ay naging problema pa ng kanilang magulang. Kaya nandun tayo ngayon, magkakaroon tayo ng operation para nang sa ganun eh masabihan lahat ng mga kabataan madahanan natin at masagip ng grupo ng mga kabataan rescue patrol na kasama natin ngayon sa operation para nang sa ganun ay mabigyan sila at kung mayroon mang makuha ng mga kabataan ay dadaling po natin isang barangay natin sila na rescue at i-endorse po natin sila roon para doon sa tinatang na proper na pagkuha ng mga pangalan ng bata at kung kinakala yung mga magulang ipatawag eh doon po natin gagawin sa barangay na araw-araw po ba gagawin nyo na ito, itong ganitong klase? Sa ngayon, marapat lang talagang mangyari para hindi lang isang pangkaraniwang galaw na pakilis, kundi tuloy-tuloy na para ma-alarma na ang mga kabataan na ang operation ito ay seryoso na talagang pinatutupad. Para na sa ganoon, mamulat sa isip nila at matanim na kailangan talaga sa mga oras na dapat nandun sila sa tahanan sa panahon nga ng pandemya ngayon, ay nandun lang sila para maging makatulong sila sa pagtupo ng nasabi nating problema ngayon. Okay po, thank you po. Ano po yung pangalan nyo nga ulit, sir? Mr. Benwin Mendres po. Thank you, Mendres po. Okay, thank you po. Kapatan Rescue Patrol. Salamat din po. Salamat po. Ngayon nga mga kaibigan, handa-handa na ang grupo nitong dalawang team na ito, itong Bantay Pasig Division at ng Kabataan Rescue Patrol. At maya-maya ay alarga na ito. Meron tayong contacting for information. Contacting sa Pampino. Dalawang na pa! Nandito na tayo ngayon sa tapat ng Pasig City Hall at ang unang target nga na pupuntahan ito na Plaza Bonifacio kung saan doon niya may mga kabataan na mga natutulog at mga tumatambay. May nakita na silang mga ilang kabataan na mga natutulog dun sa sidewalk mismo. Kaya ito at pupuntahan na nila. Hindi mo nga kung 19 nga to. Ilang taon na to? Tanda na. Alis mo niya. Ang ganun mo na nga. Dito ka sa kalsada. Na-encounter sa mga gantong operasyon. Sino lang ba mabuhay sa kalsada? Wala bang pangarap sa buhay? Ha? Hindi ka ba marunong magsalita? Tanggalin mo yung ano mo. Pag-inuhay kayo, sasabihin nyo, inaabrabyado kayo. Samantalang sa totoo lang, dami nyo nang nilalabag. Sir, ito pagka... Sir, ano ito, mga nasa ustong taong gulong na to na kung isipin, paulit-ulit na sinasabihan niya na kumaring, huwag na sila sa kalsada. Hindi namin alam kung ano ba talaga ang tunay nilang intention, bakit namin sila sa kalsada. Minsan, kung may kasama mga kabataan to, hindi namin maintindihan kung ginagayin ba nila sa magandang galaw yung kabataan o sila pa natuturo ng hindi maganda. Pero, ano to, manhid na sila sa... Papakasaway sa kanya, matindang isang nila. Kaya nga, ang team of the SWD, magdaling doon. May mga natutulong natin sa task doon. Oo, ayun. Sir, para makikita yung nasa taas na tutulog. Sabi, Meron po doon. Sa taas. Ito, mga kaibigan.
kaibigan na may natutulog pa dito sa ibabaw nitong ano na to. Screen na ito. Malalaking na rin. Mga nasustong gulang na rin yan. Iba ito yan. Wala nang minor yan. Para na namin ang huli. Sir, dapat ba dyan mga taga DSWD na? Hindi talaga sir, na ano. So, ang gagawin lang natin dyan sa kanila, paalisin lang. Sasawin lang sa ngayon dahil ang operation natin sir, more on minor talaga eh. Mm-hmm. So, nandyan na rin tayo, nandito na tayo, sawin na lang sila na umalis na nandyan. Kasi maraming guys na yun sir na napagsasabihan na tumaari, huwag na silang manatili dyan, pero siguro, mas ginusto pa talaga nilang nandyan sila eh. Mga kaibigan, itong mga kabataan na ito, ito na yun mga nakikita ko na nanlilimos doon sa mga jeep na may mga dalang sobre. At nakikita ko na rin sila pa minsan-minsan na talaga na mga nagsosolvent. Nakikita ko na may bit-bit na solvent itong mga bata na ito. Intake ulit. Iyan, saan ka umuwi? Wala pa kayo, wala mong sariling bahay. Ito, Dandan, napaka dumulas pa pa yan. Tanong po yun, wala naman sa iyo ba? Dito, mga kaibigan, meron tarong mga natutulog dito sa lugan nito. Ano pangalan ko? Natang ka na. Okay, ngayon, ganito. Ano yung hindi na guys? Tignin natin. Gawin ngayon, kailangan makuha itong mga batang to. Barangyo na. Pipikapin namin to. Ito muna ang asilasin natin, sir. Sir, kahapong proseso ang gagawin natin ngayon. Dadali ng barangay, bagladder to. After bladder, pukunin namin yung data sa barangay. At saka dadali sa tangahan ng Pasigueño for medical. May medical to. Tapos pagka medical nun? Oo, direct yung DSWD. Yung requirements na hiningin ng DSWD, gagawin ng grupo. Unang-una, humingi ng barangay bladder ayon sa yes, barangay bladder at yung medical nila. Ngayon, pag pinamedical namin, at dinala namin sa DS at dinanapan nila ng resulta, ay labas na kami ron. Basta malaga, sinunod namin yung proseso ng ito magkari na. Eman, kailang magbabago? Ilan taong ka na? Huwag yung sayakin yung mga payong binibigay sa inyo. Dahil lahat ng institusyon na may ginalaman sa kapakanan niyo, hindi nagkukulang para payuhan kayo ng maganda. Pero kung magpapatuloy kayo, kayo rin magpuproblema. Sa kaisipan nyo, sa kayo, hindi panggol sa maintingan. Pag tumatanda na kayo, doon yung mararamdaman, mga apektuan ng kinabukasan nyo. Huwag yung sayakin. Dapat nag-aaral na nga kayo. Mga nag-aaral ba kayo? Wala. Wala kayo. Ngayon lang sir, ang pwede natin sabihin lagi sa mga to, payuhan sila ng mga agandang bagay para sa kapakanan nila. Pero ano man ang paulit-ulit natin gawin, kung ang mentalidad ng mga kabataan ito ay nasa kaisipan na nila, nasa kanila, ang pasya pa rin. Sasakay kayo, dadali namin muna kayo sa barangay, lakay kayo, ganun ang gawin ngayon. Dediretso tayo sa ano ng barangay ng Kapasigan. Di ba? Gagawa lang ng platter na dito nakuha sa jurisdiction nila yung mga kabataan yan. Okay. Sama kayo. Angie. Platter, kuha. Diretso na tayo ng ano. Ng
pangalan Pasigueño. Mga kaibigan, nandito na nga tayo ngayon sa Barangay Hall ng Barangay Kapasigan. Kung saan niya, dito dinala yung apat na minor de edad at para ma-i-blatter dito sa barangay na ito. At ang susunod na pupuntahan naman ito doon sa Tanghalang Pasigueño para ma-medical naman sila. Mga kaibigan, napag-alaman na rin namin dito sa barangay ko ng barangay Kapasigan na may mga blatter na pala itong mga kabataan ito na mga nahulihan na ng mga solvent. Bakit na tumatambay, meron ka namang bahay? Dapat nag-aaral ka, di ba? O, wala kang pangarap sa buhay? Ito mo, yung ibang kinakasigaw mo sa akin, tambay ka na lang habang panahon. Pinangaralan ba kayo ng mga magulang niyo? O ayaw nilang makinig sa pangaral. Sa ngayon, yung patwiran nyo, sa sarili nyo ng ispan, nakamig nilang tama. Darating ng oras, tatanungin yung sarili nyo, bakit ako lumala? Insulting, nag-share lang siya. Oo mo. Ang sabi nila, sabi nga ito, yung beses pang pinagbibinta na. Pinito mo? Talago sa akin yan. Ano yung sima? Ano sabi mo sa akin dyan? Ano sabi mo sa akin? Hindi mo dala to? Ayan nga mga kaibigan, ang sabi nga dito, CR yun na isang lalaki at doon iniwan niya itong solvent na ito doon sa loob ng CR na nakuha ng isa sa mga empleyado ng barangay. Ha? Dita mo. Di ba tinanong ka sa kanina kung nag-solvent ka? Napakasinungaling mo. Huwag kang mabuhay sa kasinungalingan. Nag-solvent ka kayo. Kahit na, magkakasama pa rin kayo. Magkakasama. Huwag kang ano? Huwag kang mabuhay sa kasinungalingan sa bata ka pa. Dadal mo ang pagkakasinungalingan niya. Pero nag-solvent ka. Yung itsura mo, yung pamamaraan ng pananalita mo, hindi normal. Gawa yan ng mga tao ang mentalidad na tulog niya yung utak sa solvent. Walang respeto sa mga nakatanda. Kita mo yung reaction mo? Kung titignan sa'yo, lumalabas na wala akong galang. Kasi nga, nagulat ang ispan mo dahil nalasa na yung utak niya sa solvent, halos makiliw na yung utak niya. Kaya hindi mo na naiintindihan yung kapatiran niyo. Positive talaga, solvent. O, sino may ari niya? Hindi nga po sa amin yan. O. Hindi mo sinasabing sa amin. Sino may ari? Sino tapos sa apat? Sino? Sino pumasok sa siya? Ako yung pumasok po lang siya. Hindi po kayo. Kaya ako ng pae. Okay. Di ba kayo naman nakakalo sa sarili mo? Kahit na matwiran ka sa akin, yung matwiran mo lang, ano ka, yung matigas ang puso mo sa matwiran. Pero darating ang oras, pag tumanda ka, dapat kinangindigan mo yung mali. Kaya naman lang ang pumasok dahil alam mo. Umamang problema ka sa kinabukasan mo. Hindi kayo na, kapag muna, bako pasok. Mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Tanghalang Pasigueño kung saan nga dito dinala yun na apat na kabataan na na-rescue. At dito ime-medical exam sila at ECLIA. Yun ang gagawin sa kanila ngayon. Sir, ano naman ang gagawin natin ngayon dito sa Tanghalang Pasigueño kasama itong apat na batang mga na-rescue? Itong apat ito, dinala rin ito para ano naman sila ng ECLIA. Pagkatapos nito, resulta dadali sa DSWD. Thank you.
Ito mga kaibigan, kinukuhanan ngayon ng data yung mga apat na na-rescue na ito na kabataan. At ito kinukuha yung mga pangalan nila. At kung saan sila mga nakatira. Para ito dun sa Ekleya ang gagawin sa kanila. Mga kaibigan, nandito naman tayo ngayon sa DSWD Pasig at kung saan nga dito naman na i-turn over itong apat na kabataan na na-rescue na ito at dito maaalagaan na sila ng maayos. Pasig News Update.